Binago ni Nakago ang buong katauhan ni Tamahome sa pamamagitan ng Kodoku o isinumpang Lason bago ito nakipagkita kay Myaka. Dahil sa mga baliktad na alaala, tinangka niyang saktang muli si Myaka at nakipaglaban din siya kay Tasuke. Sa tulong ng kapangyarihan ni Chichiri, ng plauta ni Chiriko at lakas ng isip ng mga tagapagtanggol, nakabalik si Myaka sa imperyo ng Konan. Paalam. Sa di malamang dahilan, lumuha si Tamahome. Maging ang mahika ni Nakago ay di maalis ang maliit na alaalang na iwan sa isip ni Tamahome. Ang pag-ibig ni Hotohori. Pinag-ulat ni Emperador Hotohori si Chichiri tungkol sa mga nangyari. Nabigla siya nang malaman niya si Tamahome ang may gawa ng sugat ng Suzaku. Sandali, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Chichiri? Ang sabi mo, hindi na magbabalik si Tamahome dito sa ating imperyo. At ang sugat ni Myaka sa braso ay gawa ni Tamahome. Hindi ako makapaniwala. Kamahalan, palagay ko ay may pinainom sila kay Tamahome. Isang klaseng inumin na may kapangyarihan na kontrolin ang isip ng tao. Nakapanghihinayang dahil hindi ko siya pwede magamot. Isang Lason. Kaya pala umiiyak si Myaka. Wala na si Tamahome. Namaalam na ako sa kanya. Bakit kailangan mangyari ito? Magaling na ang sugat mo, Myaka. Salamat, Mitsukaki. Pagalingin mo rin ang mga sugat ni Tasuke, ha? Meow! Sige. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Meow! Ah, Myaka. Ipahintulot mo na tugtugin ko ang mga paborito mong awitin. Kahit anong gusto ko? Ikaw ang bahala. Sabihin mo lang at tutugtugin ko. Ano kaya? Alam ko na kahit anong kanta na VST Hotdog o kaya Hagibis. Pwede ba? Yoyoy Villamin na lang. Yun lang alam ko eh. Aray! Aray ko! Pwede ba? Dandaanin mo naman ang pag-ibenta. Baka ako mamatay. Bali ang tatlong buto mo sa tadyang. Pilay ang braso mo't kamay. Nabalian ka ng tuhod tapos marami ka pa sugat sa iyong katawan pero boy ka pa rin. Pagbalik ng kapangyarihan ko, tsaka na kita pagagalingin. Kung magsalita ka, kala mo hindi ako nasasaktan. Siya nga pala, kamusta na si Myaka? Pinagaling mo na siya ng iyong kapangyarihan, di ba? Ang katawan lang ng tao ang kaya kong pagalingin. Hindi kasali ang kanilang puso at isipan. Hotohori. Maraming salamat, Chiriko. Patawarin mo ko, Hotohori. Ang Suzaku, hindi na natin siya matatawag. Kalimutan mo na yon. Kaya ako nagpunta dito ay para malaman kung magaling ka na. Pinagaling ako ni Mitsukake. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Masyadong seryoso mga itsura nyo. Sa totoo lang, wala kayong dapat alalahanin. Alam ko naman na wala akong magagawa kay Tamahome, kaya sumuko na ako. Okay na sa akin ang lahat. Myaka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bakit pa hindi kayo naniniwala? Alam kong nagkukunwari ka lang. Pinipilit mong maging matapang. Tama na! Sinabi nang wala kayong dapat na alalahanin. Ang mabuti pa, iwan nyo na ako. Kung ayaw nyo maniwala, wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Hotohori? Aalis na rin kami, Myaka! Mahal na Emperador,
Wala akong silbi. Kahit na anong gawin ko, alam kong mababaliwala. Nasasaktan si Miyaka pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Masakit sa akin na makita si Miyaka na pinipilit niya maging masaya. At kahit na ialay ko pa ang buong kayamanan ng palasyo, alam kong hindi pa rin ito makakapagpasaya sa kanya. Aray! Masakit ba, Tamahome? Ah, konti. Sa bagay, daplis lang to. Sayang talaga. Hindi ko pa tinapos ang task na yun sa laban. Magagawa mo pa kayang saktan si Miyaka kahit na natalo mo na sina Taske at Chichiri? Ano bang sinasabi mo? Iniisip ko lang kung para saan ang mga luha mo kanina. Hindi kaya dahil nagpaalam na sa'yo si Miyaka? Tamahome! Alam mong ikaw lang ang nasa puso ko palagi. Totoo. Alam kong sa akin ka lang ngayon, Tamahome. Pero, alam ko rin hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Paalam. Paalam na sa'yo, Tamahome. Paalam na. Patawad, Julie. Bakit hindi ko maalis sa aking isip ang babaeng yun? Marahil kailangan ko siyang tapusin para ako matahimik. Kung ganun... Sigurado, nasaktan ko ang damdamin ni Hotohori. Nasigawan ko kasi siya kanina. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi ko na maibabalik si Tamahome o kaya si Julie. Hindi ko na matatawag ang Susaku. Hindi na rin ako makakabalik sa aking mundo. Ha? Ang silid ni Tamahome dito sa palasyo. Ang mga damit ni Tamahome, nararamdaman ko pa rin siya. Hindi totoo. Hindi. Hindi totoo, magaling na ako. Wala nang makilala ko si Tamahome, minahal ko na siya. Dahil kasama ko siya, nakakayanan kong lahat ng pagsubok sa mundong ito. Pero, ngayon wala na siya. Nakakalungkot naman ang panahon, ayaw kasing tumigil ng ulan eh. Miyaka! May dala akong pagkain para sa'yo! Sigurado ako magugustuhan mo mga ito! Ah? Miyaka! Anong sabi mo? Nawawala si Miyaka? Sigurado ka ba? Hindi ko siya makita sa buong palasyo. Pero nakita ko tong sulat. Hindi maaari. Nasaan ka, Miyaka? Miyaka, nasaan ka na? Di ba sinabihan na kita, Miyaka? Huwag na huwag kang lalapit sa aklat na yan. Kuya Kenny, itong nalalapit sa akin, hindi ba? Dahil hindi ako nakinig sa mga sinabi mo, sana makita ko ulit kayo ni Mama kahit minsan. Pero hindi na mangyayari yon. Tapos ka na. Tamahome? Miyaka. Tamahome? Nasaan ka na?
Sumagot ka! Nasaan ka na, Tamahome? Miyaka! Miyaka! Sumagot ka! Miyaka! Ha? Miyaka? Ang korona ni Emperador Hotohori! Miyaka, huwag mo akong iiwan. Hindi ka maaaring mamatay. Susako, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Si Miyaka, huwag mo siyang hayaang mawala. Miyaka! Ha? Tingnan nyo! Miyaka! Kamahalan! Miyaka! Huwag kayong mag-alala! Nawalan lang siya ng malay! Maraming salamat. Miyaka. Hotohori. Kailangan mo ng iyong pahinga, Miyaka. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Pero bakit ako? Nandito. Ah! Ang ibig mong sabihin, hindi pa ako patay? Bakit nangyari yun? Natutuwa ako at magaling ka na, Miyaka. Ang huli ko naaalala ay may tumatawag sa pangalan ko. Si Hotohori kaya yun? Miyaka! Ibig sabihin, siya ang nagligtas sa buhay ko kahit na nakapagbitiw ako ng mga masasakit na salita sa kanya. Patawarin mo ko! Hindi ko sinasadya mga sinasabi ko kanina! Baliwala yun, Miyaka. Huwag ka nang umiyak. Hinding-hindi kita iiwan. Habang buhay kitang poprotektahan, hinihiling ko lang na sana'y maikasal tayo. Hotohori. Matagal-tagal ko na rin inililihim ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na kayang pigilan pa. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo si Tamahome dahil mahal na mahal kita. Hotohori, huwag mong sabihin... Hotohori. Salamat, pero... Narating ko rin ang syudad ng Conan. At ngayon, sisiguraduhin ko ang iyong katapusan, mahal na Suzaku. Hotohori. Matagal na akong nagmamahal sa'yo, Miyaka. Sana naman, matutunan mong ibigin din ako. Hotohori, hindi ko alam. Patawad, hindi pa ako handa. Huwag mong pilitin. Pag-isipan mo na lang ng mabuti. Matulog ka na muna. Babantayan kita. Ang init ng kanyang kamay. Ang ganda ng kanyang tinig.
mahal ako ni Hotohori. Pero hindi ko ito pinagukulan ng pansin. Dapat kong suklian ang kanyang pagmamahal. Yun ang nararapat kong gawin para tuluyan ko na makalimutan si Tamahome. Para makalimutan ko na si Tamahome. Lalong kumisig sa aking paningin si Emperador Hotohori. Paano kaya kung ako si Miyaka? Ay, naku! Ano kaya gagawin ko? Nakakahiya naman! Ano kaya kung subukan ko ring magpalunod? Eh, siguradong mamamatay ka! Paano to? Hindi na natin matatawag ang Suzaku pag hindi nakabalik si Tamahome. Anong gagawin natin? Oras na ng pagpapalit! Sino yan? Hinayaan mo makarating si Tamahome sa Conan? Bakit? Siya mismo nagpresenta sa akin, Lady Julie. Tatapusin ko kanilang mahal na Suzaku. Naisip ko na makabubuti sa atin kung tatapusin niya mga tagapagtanggol na Suzaku, lalo na si Hotori. Si Tamahome ay mula sa Suzaku. Siguradong baliwala na ang kanilang mahika sa kanya. Sinungaling! Alam ko nung una pa lang na intensyon mo nang gamitin si Tamahome! Huwag mo sabihin yan, Lady Julie. Kinuha ko si Tamahome para lamang sa iyong kasiyahan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para matuwa ka. Sa palagay mo ba, Nakago, natutuwa pa rin ako sa mga nangyayari? Hotohori, bakit ba ako mabibigla? Nakatulog siya pero hawak pa rin ang aking kamay. Ang amo ng kanyang mukha habang natutulog. Baka pwede ko rin ibahagi sa kanya aking buhay. Hotohori, meron lang sana akong gustong sabihin sa iyo eh. Kasi napag-isip-isip ko na... Kamahalan! May traitor na nakapasok sa palasyo! Isang traitor? Sino? Ayon sa ulat, ang nakita raw nila ay isa sa mga tagapagtanggol na Suzaku. Ang ibig ko pong sabihin, si Tamahome! Tamahome? Ha? Dumating siya para tapusin ako. Ah! Hotohori! Ah! Hotohori, anong ginagawa mo? Miyaka, dumito ka lang hanggang sa matapos ang lahat. Tandaan mo, huwag mong bubuksan ng pinto kahit sino pa ang dumating. Ipagtatanggol kita. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Hotohori, huwag! Hotohori, sandali! Miyaka, parurusahan ko ang taong nanakit sa'yo. Kahit na isa pa siyang tagapagtanggol ng imperyo. Sandali lang, Chirigo! Sigurado ka ba na Tamahome ang narinig mo? Oo nga! Sigurado ako! Narinig ko mga kawala, nag-uusap kanina at... Saan niya tinago ang iyong mahal na Suzaku? Ah! Tamahome! Ikaw na naman! Nagpakita ka pa sa amin! Dumating si Tamahome sa loob ng palasyo na may layunin tapusin ang Suzaku. Una niya nakaharap ang mga tagapagtanggol ng imperyo. Hindi kayo ang kailangan ko. Nasaan ang inyong mahal na Suzaku? Tamahome! Si Hotohori! Hinding-hindi ako makakapayag. Nasasaktan mo muli ang aking mahal na si Miyaka. Kung hindi kita mapapakiusapan, lalabanan kita! Tamahome!